Hindi yan ang makakapagpagaling. You didn't have to take a bottle of water. You need healing, sprinkle on them. No, Jesus didn't do that. Hindi ka na kailangan yung banal na tubig, tapos wiwisikan ka at gagaling ka. The words of power. Tignan natin ang kapangyarihan. The wonders that come with power. Ang kapangyarihan ng Panginoon. He doesn't have to use anything. Hindi niya kinakailangan gamitin ang anumang bagay. You know how God created the world? Alam mo ba kung paano nilikha ng Diyos ang mundo? He chose to bring some water from the rivers of life in heaven and sprinkle on anyone, anything. Hindi niya winisikan ng tubig ang bawat isa. Hindi. What he did, he spoke the word. Nang sinabi niya ang isang salita. Everything was created. Isang salita lamang at naganap at nalikha ng lahat ng bagay. There be the sun or the stars of the moon. Scientists tell us that there are uncountable number of stars with one word. Isang salita lamang ang araw at lahat ng mga bituin sa kalangitan at sansinukob ay nalikha ng Panginoon. Isang salita lamang. Let all the waters come to one side. All the waters ang lahat ng mga tubig. And then he said, fish come. Fish of many sizes, fish of many types, and fish of and many descriptions. They all came one word. Isang salita lamang ang buong karagatan sa buong mundo ay nilikha niya sa isang salita ang lahat ng mga isda. The same thing with healing. Ganun din sa pagpapagaling. Anywhere you are. Kahit nasaan ka man. In the ends of the world. Kahit saan sa buong sansinukob at sa buong mundo. In the name of Jesus. Ang panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. The power of God will heal you. Ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos na magpagaling. So when the evening was come, at ngayon, they brought unto him many that were possessed with devils. Dinala sa harapan ng Panginoon ang lahat ng mga kinakasihan ng masama. With his word. Pinalayas niya ang lahat ng mga espiritu. His word. Isang salita. Singular. Isa. Spectacular. Spectacular. Sobrang grabe. Singular. Supernatural. Spectacular word. Heal them all. Isang makapangyarihang salita. Pinagaling ng Panginoon. And look at verse 17. In verse 17, it says that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, himself took our infirmities and bare our sicknesses. Upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah at sinabing kinuha niya ang lahat ng kasalanan at dinala niya ang lahat ng kasakitan. And the word of God assures us. At sinabi ng banal na kasulatan. Jesus Christ. Si Jesus Cristo. The same. Ang tagapagligtas. Today and forever. Ang Panginoon ay pareho nung araw, ngayon, hanggang sa walang hanggan. Combine the two things we have read together. Combine the two things we have read together. Pagsamahin natin ang dalawang bagay na ito. All the ends of the earth. Sa buong mundo. And then Jesus the same. Yesterday, today, and forever. Ang Panginoon ay pareho noon, ngayon, at magpawalang hanggan. Because of what He is. Because of who He is. Dahil and He changes kung sino, not. Siya ay hindi nagbabago. All the ends of the earth can look up to Him, number one, be saved. Ang lahat ng titingin sa Kanya sa buong mundo ay maliligtas. Number two, pangalawa, be healed. Papagilingin. I come to number three now. At ngayon ay pupunta number tayo sa pangatlo. Number three is the gentle's perception of the God of all possibilities in all sincerity. Ang paningin ng mga taong hindi nakakakilala sa Kanya at ang kanyang sinseridad. The gentle's perception.
yung mga tao na hindi nakakakilala sa kanya. When we talk of Gentiles, we talk of all the nations outside Israel. Pag sinabing mga hintil, ito yung mga hindi Hudyo. My own nation, a Gentile nation. Kahit na anong bansa. My own continent, a Gentile continent. Ang mga lahat ng mga kontinente ay mga hintil na your kontinente. Own nation, the Philippines, you are not Israelites, you are not Jews, Gentile nation. Ang mga Pilipino ay mga hintil din. And so, what's the perception of the Gentiles of the power, the possibilities in God in all their sincerity? And so, ano ang pagtingin ng lahat ng mga hintil, yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, ano ang pagtingin nila sa We're Diyos? We're looking at Acts chapter 13. Basahin natin ang sinasabi Acts sa banal na kasulatan. Acts chapter 13, verse 47. Mga gawa, kabanatang 13, talatang 47. For so as the Lord commanded us, saying, I have sent thee to be a light of the Gentiles, inutusan, that thou shouldest be for the salvation unto the ends of the earth. Inutusan ng Panginoon at sabi, ikaw ay inihahanda ko upang maging ilaw ng lahat ng mga hintil upang ang kaligtasan para sa lahat ng tao sa buong mundo. In the Gentile world, sa lahat ng mga hintil, they are not Jews, hindi mga Hudyo, they have not been to Jerusalem, hindi pa sila nakarating they sa Jerusalem, they have not taken of the water of Jordan, hindi pa na kita ang tubig ng Jordan. They have not stepped where Jesus was crucified. Hindi pa nakita kung saan ipinako si Jesus. And they don't have to. Hindi mo kailangan ng lahat ng mga ito. Some people say, I'll travel to the Holy Land. Ang sabi ng mga iba, magbabiyahe ako doon sa Holy Land. You can, but that doesn't bring salvation. Hindi ka maliligtas anuman ang punta mo doon sa banal. To take the holy water from Jordan in Israel. You may, but that doesn't bring salvation. Magpabautismo man ako sa Jordan River, hindi magiging kaligtasan. The Gentiles don't have to become Jews before they can be saved. Hindi kinakailangang mga Hudyo tayo para tayo'y maligtas. You don't have to dress like the Jews before you can be saved. Hindi kinakailangan magsuot tayo ng katulad ng mga Israelitas para maligtas tayo. Nothing in my hand I bring. Walang nasa aking puso simply ang madadala ko. To the cross I cling. Sa pamamagitan ng paglapit sa krus ng Kalbaryo. Because whatever you do, whatever you say, however you try to change your outward look, cannot bring salvation. Ano man ang baguhin natin sa ating sarili, ano man ang gawin natin, hindi ito sukat ikaligtas ninuman. Jesus is the light of the Gentiles. Si Jesus ang ilaw ng mga hintil. That thou shouldest be for the salvation of the Gentiles unto the ends of the earth. Upang ang lahat ng mga tao sa buong mundo ay magkaroon ng kaligtasan. Look at the next verse there in verse 48. In verse 48, it says, and when the Gentiles heard this, nang marinig ng mga hintil ito, I don't have to become a Jew to be saved. I don't have to travel to Nazareth to be saved. Hindi ko kinakailangang bumiyahe sa Nazareth para maligtas ako. I don't have to see where the three crosses, one in the middle, one on this side, one on that side. I don't have to do that to be saved. Hindi ko kinakailangan ang pumunta dito at pumunta doon at gawin ang putahan ng mga bagay para ako'y maligtas sa atin. Gentiles' perception. Ito ang paningin at ginagawa ng mga hintil. As you are. Come. As you are. Lumapit ka kahit guilt, na sino ka. Come. Hali kayo, lumapit. In your condemnation, come. Hali kayo, lumapit in kayo. In your fear of the future, come. Kung may takot ka sa ngayon at mangyayari sa kinabukasan, within hali kayo, lumapit dreams, sa Panginoon. Within your dreams of the coming judgment, don't worry, come.
Kung ano man ang iyong suliranin, kung ano man ang kinababalisahan mo at kinakatakutan mo, lumapit ka sa kanya. Ano mang relihiyon mo na kinabibilangan, lumapit ka sa kanya. The Gentiles' perception of God in all sincerity. Ang paningin ng mga hintil tungkol sa sinseridad ng Panginoon. And when the Gentiles had this, they were glad. Nung marinig ng mga hintil ito, and they glorified the word of the Lord. Natuwa sila at nagpuri sila sa Panginoon. As many as were ordained to eternal life believed. At ang lahat ng mga nanampalataya sa kanya ay naligtas. Ang lahat ng mga nanampalataya ay naligtas. When you come, kung ikaw ay lalapit, when you believe, kung ikaw ay may pangangailangan, you're saved. Pareho. You might be 1,000, 2,000, 3,000, 1,000, 2,000, 3,000, you'll get saved. Pagka ikaw nanampalataya sa kanya, maliligtas ka. We're told in the next verse, verse 49. Ang susunod na talata. It says, and the word of the Lord was published throughout all the region. Ang salita ng Diyos ay kumalat sa buong rehiyon. Some people have been standing afar. Ang ibang mga tao ay nakatingin sa malayo. Oh, this is the religion of the Jews. Sino ito na nanggaling sa mga Hudyo? So they locked themselves up in their unbelief. Ang sabi nila, kung ano ang pinaniniwalaan ko, ito na ang kakamatayan ko. When you saw all the Gentiles nang makita ng mga hentil ito, believing and getting saved, ang pananampalataya sa Panginoon ang magliligtas sa iyo. Their lives transformed. Ang paniniwala, pananampalataya sa Panginoon, iyan ang magbabago sa atin. Ang pananampalataya sa Panginoon ang magpapagaling sa atin. Every city, every village, every island, they said, we too will want to believe, come and give us the word of the Lord. Anumang siyudad, anumang barangay, anumang lugar, at lumapit ka sa kanya at makinig sa salita niya, maliligtas ka. And the word of the Lord was published. Ang salita ng Panginoon ay narinig, ipinahayag all the region, sa lahat ng rehiyon, sa lahat ng lugar. This is what you're hearing. At ito ring salita ng Diyos ang naririnig mo ngayong gabing ito. As we're getting saved here today, in every land, the salvation of the Lord will come to them. Ang salita ng Panginoon, ang kaligtasan ng Panginoon ay mararating kahit sino man. As we're getting healed here today, the word and the power, the wonder of healing will get to every island. Kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, ang pagpapagaling ng Panginoon ay lalapit o pupunta saan mang lugar. Number one, isa, the generous promise of God to save. Ang pangako ng Diyos ng pagliligtas. Number two, pangalawa, the genuine power that heals. Ang tunay na kapangyarihan na makapagpapagaling. Number three, the Gentiles' at pangatlo, perception. Ang paningin ng mga hintil. That now you know. Subalit ngayon ay alam mo na. Your salvation is guaranteed. Ang kaligtasan mo. Now you ay know. Guaranteed. Ngayon alam mo that na. That your healing ang is guaranteed tonight. Ay tunay na mangyayari ngayong gabing ito. I see. I believe. Naniniwala ako. I receive. Tinatanggap ko. I perceive. Nakikita ko. I believe. Naniniwala ako. I receive. Tinatanggap ko. You have seen, salvation is for you. Ang kaligtasan ay para sa iyo. You believe, salvation is for you. Manampalataya ka, ang you receive the salvation that belongs to you. Tanggapin mo ang kaligtasan ito ngayon. Ang kaligtasan ay tatanggapin mo. You are going to receive it now. Tatanggapin mo ito ngayon din. You are going to receive your salvation now. Tatanggapin mo ang kaligtasan ngayon. Heads bowed and eyes closed. Tumungo tayo lahat at tayo'y manalangin. Eyes closed.
You perceive. Tignan ninyo. That this salvation is yours. Ang kaligtasang ito ay tatanggapin mo. You believe. Naniniwala ka, nananampalataya ka. Is yours. Ang kaligtasang ito ay tatanggapin ko. And now you want to receive the salvation God has provided for you. At ngayon ay naniniwala ka na tatanggapin mo ang kaligtasang ito na ibinibigay ng Panginoon. You raise up your hand. Itaas mo ang iyong kamay present ngayon. Salvation. At sabi mo ang kaligtasan. Perceive salvation. Tanggapin mo ang kaligtasan. Possess salvation. Angkinin mo ang kaligtasan. As you're raising up your hand, you can stand up. I need the salvation of the Lord. Habang ikaw ay tumatayo ngayon, look itaas unto mo me, ang iyong kamay. All the ends of the earth, and be ye saved. Tumingin ka sa Panginoon. Tumingala ka sa Panginoon at tanggapin mo siya at ikaw ay maliligtas. That salvation is yours tonight. Ang kaligtasan ay nasa atin ngayong gabing ito. Stand up wherever you are. Tumayo ka. You are coming to Christ now. Kahit nasaan ka. Come. Sa lugar na ito. Come. Come is a word of action. Ang paglapit ay isang pagkilos. Come. It's a word of motion. Halikayo, ang paglapit sa kanya ay isang paglapit sa kanya. And so as you call upon the Lord and you're looking up to the Lord and you are getting saved now, leave where you are, take whatever you have there, don't leave anything behind, and come in front here. That's what Jesus said, come unto me. At kung nais mong lumapit sa kanya, inaanyayahan kanya, lumapit ka sa kanya at pumarito ka. Step out of the crowd and come. Tumindig ka, nasaan ka man, at lumapit ka rito. You perceive, this salvation is for me. At sabihin mo, ang kaligtasang ito ay para sa akin, tinatanggap ko ito. You believe this salvation is for me. Mananampalataya ka, nang kaligtasang ito ay para sa iyo. And now you come to receive. At ngayon lumapit ka. Come. Para tanggapin. Come. Lumapit kayo. Come. Lumapit kayo. And receive. At tanggapin mo ang kaligtasan. Far away from the back, leave there, come here. Lumapit kayo. Huwag mong intindihin ang nasa likod mo o sino man. Anywhere mong tanggapin ang Panginoon, lumapit ka sa place and come. Tanggapin mo ang Panginoon, lumapit ka sa kanya. I perceive. I believe. Nakikita ko. Ako'y nananampalataya. I come to receive. Tatanggapin ko siya. Keep on coming. Halikayo. Keep on coming. Halikayo. Lumapit sa Panginoon. Lahat ng nangangailangan ng kaligtasan. Nais niyong tumingala sa Panginoon. Nais niyong tanggapin ang kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon. Nais niyong manalig sa Kanya sa gabing ito. Halikayo kung saan man kayo nakatayo. Hinihintay kayo ng Panginoon dito. Lumapit kayo sa Kanya. Manampalataya sa sa Panginoon, tanggapin mo ang kaligtasan na inaalay sa atin ng Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Nakikita ko doon sa malayo pa, halika. Halikayo, may lugar pa para sa isa. Come on. Hinihintay ka ng Panginoon dito. The Lord is waiting for you. Praise God. Hihintayin namin kayong makarating ka dito. Kayong mga nananampalataya sa Panginoon, lumalapit sa Panginoon, kumikilala sa Panginoon, nais yung tanggapin ang kaligtasan, halikayo. Tatanggapin ninyo ang kaligtasan sa gabing ito. Amen. Amen.
Oh, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sige po, patuloy lang tayo sa paglapit sa Panginoon. Hihintayin namin kayo maging nandyan sa bleacher. Hihintayin namin kayo dito. Come on. We will wait for you. The Lord is waiting for you. Come on. Lumapit tayo sa Panginoon. Naghihintay po ang mga pastor dito. Ang mga counselors, ipapanalangin kayo, kakausapin kayo. Praise the Lord. We're going to pray together now. Mananalangin na tayo ngayon. You perceive the salvation is yours. Nakikita mo ngayon na ang kaligtasan ay sa iyo ngayon. Naniniwala kayo. Is yours. Naniniwala kayo na ang kaligtasan ay sa iyo ngayon. Now you look unto the Lord and receive. Nakikita mo, Panginoon, tumitingala ka sa Panginoon at tinatanggap mo ang kaligtasan. You turn away from darkness and turn to the light. Iniiwanan mo ang kadiliman at ikaw pumupunta sa kaliwanagan. You turn away from tradition and you turn ikaw to ay the truth. Ikaw ay umiiwas na. Tinatalikuran mo ang lahat ng mga tradisyon. You turn away from your sin and turn to the Savior. Tinatalikdan mo ang lahat ng kasalanan mo at ikaw ngayon ay niyayakap mo ang tagapagligtas. Raise up your hand now and pray with me. Itaas niyo lahat ng lumalapit. Almighty God. Oh, makapangyarihang Diyos. Your people have responded to your invitation. Ang iyong mga tao ay tumutugon sa iyong imbitasyon. And they're looking unto you. Nakatingala, Panginoon, sa iyo ang iyong mga anak. For salvation. At hinihintay nila, tinatanggap ang pagliligtas. For your power to set them free from the bondage of sin. Ikaw, Diyos, ang makakapagpalaya. Lord, anumang kalipinan ng kasalanan. Grant them that salvation. Panginoon, ipagkaloob mo sa kanila ang iyong kaligtasan. Forgive their sin. Patawarin mo ang lahat ng kasalanan. Turn them to the right side of your righteousness. Pumarito ka. Turn them to the right side of your righteousness. Pumunta ka sa katwiran. Bring the joy of salvation. Bigyan mo sila ng kaligayahan, ng kaligtasan ng Panginoon. Ang kapayapaan na dumadaloy sa kaligtasan. At bigyan mo sila ng katagumpayan kasama ng kaligtasan. Panginoon, pakinggan mo ang mga panalangin ito. We have looked unto you and we are saved. Tumitingala kami sa iyo, Panginoon, at tinatanggap namin ang kaligtasan. Not because of what we have done, but because of what Christ did on the cross of Calvary. Hindi dahil sa anuman ang kaya namin gawin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Because you are God and there is none else. Ikaw lamang ang tanging Diyos at wala nang iba. Bear witness with their hearts that they are now children of God. Banal na Espiritu, itatak mo at sabihin mo sa kanila na sila ngayon ay anak na ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Saved. Ikaw tinanggap mo ang kaligtasan ngayon. Ligtas ka na. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Magpalain kayo ng Panginoon. Manatili po tayong nakatayo. And give you the sleep to feel. Your name is written already in the book of life in heaven. Now we need to write now your name so we can follow up on you. Ang Amen. 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 If today you give your life to Jesus Christ, if today you give your life to Christ, I can assure you
that you have done the right thing. Everyone is rejoicing because of you. And the Spirit of the Lord will bear witness in your heart that you are a child of God. In order to follow, to help and assist you to follow through with your decision this evening, we would like that you honestly talk to your pastor or anyone that you know that's a Christian around you so they can direct you to a pastor or any of the leaders that can help you in your walk with the Lord. And as you do that, the Spirit and the grace of God build you up in the name of Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. So we will now join with our Father in the Lord for the miracle prayers. So trust God. Trust the Lord for your miracle tonight. And God will bless you and meet you at the very point of your needs. It's coming now. Ang kagalingan mo ay dumarating na ngayon. Everybody standing up. Ang lahat ay tumayo. If you can. Kung kaya nating tumayo. As we mentioned the name of Jesus. Sa ating pagsambit ng pangalan ng Panginoong Jesus Kristo. The name of Jesus brings healing to you. Ang salita ng Panginoon, ang pangalan yan ang magpapagaling sa iyo. Pag sinabi ko, ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. The name of Jesus brings deliverance to you. Ang pangalan ng Panginoong Jesucristo ang magbibigay ng kagalingan sa iyo. Open your blind eyes tonight. Kung ikaw bulag, makakakita ka. If you're in the wheelchair, His power will come upon you, lift you up, and you stand up. Ang nasa wheelchair, itatayo ka ng Panginoon, makakatayo ka. If anyone has demonic problem, you are sane, He'll set you free. Kung sino man ang nakakaranas ng pagsanib ng anumang masamang espiritu, palalayain ka ng Panginoon. He'll break every yoke. Ang lahat ng mga pagkaalipin, papalayain ka ng Raise Panginoon. Raise up one hand. Itaas ang inyong mga kamay. And lay the other hand where you have a challenge. At ngayon, yung isang kamay mo, hawakan mo kung saan mayroong karamdaman. If you have anyone at home, in the hospital, raise up your hand for them. Kung As we mention the name of Jesus, get to them at home and heal them. When you get back home, you'll find them healed. Marahil, yung mga kasama mo sa bahay ay mayroong karamdaman. Maniwala din tayo, manalangin tayo ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus, pagagalingin din ang mga nasa tahanan. I perceive, I believe, I receive. Tumitingala ako sa Panginoon ngayon, tinatanggap ko ang Panginoon, naniniwala ako sa Kanya, at tinatanggap ko ang kagalingan. Ready for the prayer now. Mananalangin ako ngayon. Father, in the name of Jesus, Panginoon, sa pangalan ni Jesu Kristo, you said we should look up unto you and be saved and be healed. Sinabi mo, tumingala kami sa iyo, tumingin kami sa iyo, maliligtas kami at gagaling kami. Everyone here, everyone they are standing for, we're looking unto you. Ang lahat na nakatayo ay tumitingala sa iyo. Your power healed the sick. Ang kapangyarihan mo, pinapagaling ang you lahat ng karamdaman. Deliver the oppressed. At nananalangin, naniniwala kami. You are the God of all possibilities. Do the impossible in every life. Walang imposible sa iyo, Panginoong Diyos. Let the name of Jesus cancel all their pain. Palayain ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng karamdaman. Whatever the problem is, anumang suliranin, from the head to the toe, mula sa ulo hanggang sa paa, touch them and heal them in Jesus' name. Hipuin mo po sila, Panginoon, pagalingin mo sila, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Any demonic problem, Lord,
I cast that evil spirit away right now. Sino mang kinakasiyahan ng malas ng masamang espiritu, pinapalayas kita sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lord, we ask you. Panginoon, hinihiling namin sa iyo. Those have any swelling in their body. Kung sino man na may kamagaan sa kanilang katawan. Whether it's because of cancer. Marahil ito ay dahil sa cancer. Or any other swelling. O anuman itong karamdamang ito, Panginoon. Lord, Panginoon, pray, idadalangin ko. Touch them and hipuin remove mo sila. The swelling now in Jesus' name. Alisin mo ang pamamagang ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, we're asking for Panginoon, hinihiling ko. Terminal incurable disease. Kung sino man na mayroong karamdamang nakamamatay. I pray, Lord, you send forth your power. Panginoon, hipuin mo ng iyong kapangyarihan. That terminal disease be healed now in Jesus' name. Ang nakamamatay na karamdamang ito, pagalingin mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. And those of oppression of sickness and disease by evil spirit, by traditional spirit, by anything that has come upon them, Lord, I take authority over all those spirits now. I cast them out. Heal them in Jesus' name. Ano man masamang espiritu na hindi galing sa Diyos, pinapalayas ko sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus, pinapalaya ko. Those who are blind, lahat ng bulag, you have cataract, lahat mang may cataract, you have glaucoma, mayroong glaucoma, and whatever bandage of the devil is stopping you from seeing, I remove that bandage. Begin to see in Jesus' name. Amen. Hindi ka makakita, inuutusan ko, gumaling ka, makakita ka ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Open their blind eyes. Panginoon, buksan mo ang kanilang mata. Take all the covering and the dimness of sight away. Amen. Alisin mo ang lahat ng dahilan ng kabulagan. I'm asking, Lord, for those who are paralyzed. Hinihiling ko, Panginoon, para doon sa lahat ng mga paralisado, yung masakit ang tuhod at mga buto. Ano man ang karamdaman sa mga buto. One arm shorter than the other. Marahil ito'y sa balikat. Manifest your power right now. Ipakita mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Destroy the works of the devil. Sirain mo ang gawa ng diablo. Come out in Jesus' name. Amen. The lumayas ka sa pangalan ng Panginoon. Rise up and walk. Amen. Tumindig. One leg shorter than the other. That short leg, in the name of Jesus, grow out now. Amen. Ngayon, inuutusan ko, lumago ka at ngayon mapantay ang iyong paglakad. Lord, I pray for those who are deaf and dumb. Hinihiling ko para sa hindi makarinig at makapagsalita. That deafness come out now. Ang pagtabingin, lumabas ka ngayon. And the dumbness be removed in Jesus. Ang pagtabingin, ang pagtabipi, inuutusan kong umalis ka. Everywhere, perform your miracle of healing. Amen. Ang kagalingan. En masse. Amen. Everywhere. Amen. Kahit everyone, sa lahat ng whatever the condition, sino man, ano man ang kanilang karamdaman, to my right, to my left, sa aking kanan, sa kalimba, sa harapan, at sa likod, in Jesus, amen. Ni Jesucristo, confirm the signs and the wonders, ang lahat ng makakabalaghan, at ang lahat ng himila, incredible in every life, amen. Ang lahat ng imposible, magiging posible. Testimony in every mouth. Ngayon, ipahayag mo ang ginawa ng Panginoon. Amen. Manifestation. Amen. Ipakita mo. The demonstration of your signs and Panginoon, wonders. Ipakita mo ang lahat ng himala at mga kababalaghan. Thank you, Lord. It is done. Sa pangalan ng Panginoon. Naganap na sa pangalan ni Jesus. Amen. Healing, you have got it. Amen. Deliverance, you have got it. Amen. The
now, look at where you had the problem before. Tignan mo ang iyong kalagayan ngayon. You see, it is gone. Ang lahat ng kasalanan mo, and then you start coming out. Wala na yan. You're coming out with your healing. Amen. Ang iyong kagalingan, tinatanggap. Amen. So, as the power of God has been released, anywhere you are right now, begin to check yourself in respective places, whatever, wherever you are, at work, at home, anywhere, just check yourself. What you've not been able to do before, check it. You will see that God has deposited his power there. The miracle power, the creative power of God is already there. Testify in the name of Jesus Christ. And you will testify in the name of Jesus Christ. You will give glory unto the Lord in the name of Jesus Christ. And as you check yourself and you discover the miracle has been done, tomorrow is the final day. You will testify to the goodness of God in the name of Jesus. Amen. So let's just close our eyes at this time and give thanks unto the Lord for the blessings of, for the miracles of salvation, for the miracles of restoration, for the miracles of healing, and for the blessing that the Lord has poured and showered on every one of us tonight, for his grace that he has granted and given unto us, the power to go and sin, the Spirit of the Lord that has appeared unto us, given unto us victory over every form of sickness, every form of ailment. Let's give God and thanks unto the Lord. And to the man of God that the Lord himself has used, let's commit him to the Lord, that God, you will refresh him, you will refill him, you will replenish him in the name of Jesus Christ. And the converse, they will be established in the name of Jesus Christ. Thank you, Father Lord, because we know you've answered us, O God. In Jesus' mighty name, we have prayed. Everybody say, Amen. Let's share the grace together in the fellowship. And don't forget, tomorrow is the grand finale. Let's get our hearts and prepared. Let's come in good time, 7 o'clock, and the Lord will be waiting for us. Let's share the grace together in the fellowship after the count of 2. 1, 2. Many goodness. Grace of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you so much, everybody. Somebody is raising up his hand. Charles, I see the hand raised up. Who's Charles? You raise up your hand. Do you have anything to share with us? Who is Charles? Okay. Hello. Hello. Yeah. Oh, good evening, y'all. Good evening. Good evening. Oh, wrong close. Who is talking now? I believe he's just talking to somebody on the phone. Oh, okay. Then I saw Pastor Agos hand also was raised. Okay, so if those hands are just there, so we can. Thank you very much. We can.
you can shout over him. And if you have anything, you can please call the pastor, or you can call me on my phone if you have anything to share with us. 443-557-8456. Or you can call your pastor. God bless you. I'm sorry.
I have very high type 2, so I decided to do